Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Jillian Maligaya mula sa Balayan, Batangas Daughter Church. Samahan niyo po kami sa aming programa, Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula ay tayo po ay manalangin. Aming Diyos, mapagpala, dakila sa lahat, narito po kami ngayong umagang ito upang ikipapurihan at pasalamatan. Maraming salamat po Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Samahan po kami Panginoon sa pag-aaral namin ng ngayong salita ngayong umagang ito. Kayo po Panginoon ang manguna sa programang namin ito na Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Ngayong umaga naman po ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos na nagmumula sa Exodus 2 verse 5 to 10. Ito po ang nilalaman. 5. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. 6. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrews' babies, she said. 7. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" 8. "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. 9. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. 10. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of the water." So for verses 5 to 6 po of Exodus chapter 2, the Pharaoh's daughter is with her attendants as went down to Nile to bathe. From there, she saw a basket with the baby inside and the baby cried. So by the guidance po ng ating Panginoon, sa Pharaoh's daughter, nakita po niya yung baby na yon. At nung pagbukas po ng basket na yon, alam na po agad ng Pharaoh's daughter na isa pong Hudyo yung bata na nandun sa loob. At dahil po sa pag-iyak ng batang yon, dun po nakuha yung puso at loob po ng Pharaoh's daughter para po kupkupin siya, para ito yung maging isang anak niya. At kung ang Panginoon po ay may magandang plano sa bata sa atin, may purpose yung buhay natin sa mundong ito, ganun din po ang buhay ni Moises. Ang Panginoon po ay may magandang plano din po para sa kanya. At ginaig niya po yung mga magulang ni Moises, yung agos po ng Nile River, and yung heart po ng Pharaoh's daughter para po dun sa plan and purpose ni Moises. And for verses 7 to 10, Moses' sister Miriam speaks to the Pharaoh's daughter and asks if she can get a Hebrew woman to nurse the child. So, hindi po alam ng Pharaoh's daughter na yung kukunin po pala ni Miriam na mag-aalaga kay Moises ay yung sariling nanay niya. And the result will be the rescue of Moises, his mother nursing him in his young age, and he will be back po sa family ng Pharaoh's daughter pag siya po ay tumanda na. So, God had worked it out for Moises and his family. Nagkameron po sila ng chance na alagaan si Moises at makasama ito hanggang sa ito ay lumaki. And they were also paid with wages for doing something po na they would gladly have done for free if the situation has been different. So, from verse 10, nilalaman po na, when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter and he became her son. She named him Moises, saying, "I drew him out of the water." So, Moises po in Egyptian most likely means born, but the Hebrew equivalent means to be drawn out. So God would later use him to draw his people from the water or pull out from the water. Oh, and in due time, the friends were given a tutor who was usually a high official at court or maybe a retired military officer close to the king. The fact that he became her son, Moises became the son of the Pharaoh's daughter, may merely indicate he had rejoined the royal court. Having done so, he was in a position to receive all the privileges and opportunities of a member of that court. So he has all the privileges and opportunities because he was called her son. He became the son of the Pharaoh's daughter. And in conclusion, to bring about Moses' deliverance, God worked behind the scenes in several ways
through different people. And that should give us the confidence and hope for today that God is working behind the scenes on our behalf also. He will continue to bring us both salvation and deliverance in all our lives. And He has always promised us that God will never leave us nor forsake us. So God wants us to know that we have a different purpose sa buhay po natin ngayon. At lagi po natin tatandaan na may magandang plano po ang Panginoon para sa atin. Sa ating pong pagkatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa mensahe, Panginoon, na aming narinig ngayong umaga ito. Tunay nga, Panginoon, na sabi sa iyong salita, may maganda kayong plano, Panginoon, sa buhay na bata sa amin. At may purpose kami, Panginoon, sa mundo ito. At iyon na ipahayag ang iyong salita, Panginoon. Patuloy na magamit po ang bawat isa sa amin upang maibahagi po namin sa mga hindi pa po lubos na nakakalala sa inyo ang inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na magamit po kami sa ikalalago na iglesia. Tunay nga na magamit po itong programang ito na tinapay mula sa langit upang maging blessing at maging bahagi po, Panginoon, sa mga tao makakapakinig dito. Na bawat mensahe, Panginoon, na nila marinig mula dito, ito po yung maisa puso at maisa buhay nila. Maging kalakasan, Panginoon, at maging pagpapala po sa bawat isa. At tunay nga, Panginoon, na kayo po ang gagabay, papatubay sa bawat sa amin. Kayo, Panginoon, na mabibless pa sa bawat ginagamit mo para sa programa ito. Patuloy, Panginoon, na kayo ay makilala ng maraming tao. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa at lagi po nating pagnilayan ang salita ng ating Panginoon ng buong puso. Muli po, ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ishare ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Balahin po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.